happens pag hindi ka sinasabayan ng artista mo? Pag hindi ako sinasabayan. Kasi iba-iba ang stilo ng mga artista, di ba? Their actors are very dependent on directors. There are actors who come to the set and direct, you know, I have some ideas. Mm-hmm. There are some actors dependent kung anong itatapo ng kapwa artista. Mm-hmm. Iba't iba. Mm-hmm. May mga artista naman na hindi masyado alam kung anong kanilang ginagawa. You have a diverse community of actors. Yes. And as a director, from the very beginning when you do your films, do you say, this is my style? And you have to live with it. Pag nagsisimula ka, boy, you adjust. As a director? Oo. Ako nung nagsisimula ako, oo. Kasi, how do you handle bad actors? You manage them. You really manage them? Oo. Kasi, have you fired an actor? In the middle of filmmaking? Hindi ko masasabi kasing bad actor eh. Like, anong definition ng bad? Uncooperative? Bastos? Or incompetent? All of the above. Iba-iba kasi pag attitude depende kung sino siya, di ba? No? Depende kung sino siya, but ako I'm very open. I'm very open. Does anybody dare actually to have an attitude in an Olivia Lamasan set? Oo naman. Pero it's not really more of an attitude. Eh. Ako ang feeling ko kasi may parang meron na base sa experience nila at saka sa status nila at that point that I worked with them, nandun na sila, di ba? So yun. So ako I siguro ma-share ko na at saka every new director, di ba, you have to earn the trust and respect of your actors. Hindi naman kaagad-agad may respeto sila. Hindi. Tinitignan nila, alam mo bang ginagawa mo? Are you worthy of my trust? And as a director, you'll have to be able to earn that. So yun. So sa una, nung nagdidirect ako sa TV, merong mga artista, nagbablocking ako, tatalikuran ako. Yan. Tsaka naiinip na nagbablocking ako tapos biglang alam ko na yan. Yan, meron ganon. What do you do? Wala, take mo yun. Sa umpisa. Dahil you were a new director. Yeah, okay. Dahil bago ka eh. Pero, ako, I'm very impassioned, di ba? So, meron rin ako mga naka-encounter. Ito, si Elizabeth Oropesa, alam yun, love na love ko yan. Magkaibigan kami niyan, mahal na mahal, nagmamahalan kami. So, merong isang eksena, dun sa maalaala mo kaya TV na dinidirect ko, cut. Sabi ko, ulitin natin, take two, nagalit. Bakit? So, syempre, ba't niya ako tinatanong, bakit? So, sabi ko na mahami niya, bakit? Ano pa bang gusto mo? So, inis na. Sabi ko, halika. Syempre, parang, di ba, iniisip mo, will I allow her na ganito? Sabi ko, halika. Preview mo. Sige, take. Sige, rewind. Sige, play. Tapos, so, tinignan niya. Tapos, sabi niya gano'n. Sabi ko, ano, maganda ba? Hindi. Pangit, di ba? Sabi niya, Tapos, ginawa. Take two. So, ginawa niya. Minotivate ko. Cut. Halika. Panoorin mo ulit. Compare mo. Yeah. Then, we became very, very good friends. Nagkaroon kami ng respetuhan. Nung nag-uumpisa ako sa film, ang una kong mga artista, si Richard Gomez at saka si Aiko Melendez. Takot na takot ako kay Richard kasi Richard Gomez na siya and at the time he was directing commercial, so isa siyang director. Tapos ang cinematographer ko si Mang Romy Vitug, barkada niya. So yun. So si Richard at that, during my generation, boy, hindi pwedeng, no one is allowed to hold the camera except the cinematographer, the director, the assistant director. Pero ang artista na si Richard, nakakasakay siya kasi barkada niya si Mang Romy. So alam kong sino nakakasilip siya nakakasilip. Sa camera. Sumasakay sa dolly. So nagbablocking ako tapos ganyan sasabihin sa akin ni Goma. Olive, parang malitong lente mo. So ikaw naman, 'di ba? Parang mali lente ko. So ako naman, sabi ko, tingnan mo nga, sabi ko na 18 'yan eh. Ito yung blocking ko. Tapos pinapasok ko. So I block. I treated him as a cinematographer. So ganyan. So what do you think? Tama. Sabi niya, tama. Okay. So, ganun because lang. He was Richard Gomez. He was Richard Gomez. But you wouldn't Gomez. Allow that today. Hindi naman. Halaga? Okay lang din. Okay lang. Oo. Wag lang akong bastusin. Kasi makakatikim ka rin. Oh, tapos si Aiko, ito alam to ni Aiko, nakumahal naman ko yung batang yun. Sa dubbing. Dubbing naman. Yan. I don't know if she remembers this story, but I think she does. So, syempre, first time director, film director ako, diba? So, nasa dubbing. Alam mo, yung time kasi na yun, di na-dub pa lahat. Wala naman kaming original sound. So, syempre, yung confrontation ni Nadaro ni Chinchin Gutierrez na ako, ganyan. So, syempre, highly emotional. Hindi ko maulit. Naawa ko sa bata.
So I think they were not used to somebody motivating them during dubbing. Parang yung motivation na yung ginagawa sa set. Pero pagdating sa dubbing, hindi ko alam, in my experience as a PA, parang yun, ang gumagawa niya usually parang ano, yung parang dubbing supervisor. That's right, nagbibilang lang, tapos pasok ka. Eh ako, parang ilang beses kong pinaparitake kasi I wanted her to get the original emotion. It said, take, anak, ulitin natin, ganyan. Hanggang sasabi niya gano'n, ayoko na, hindi ko na kaya. Yan. And then she walked out. So sabi ko, will I allow this? Yan. Nako, boy, hinabol ko, I grabbed her by the shirt dito. Kinelyuhan ko. Tapos I dragged her back to the dubbing room. Tapos sinadla ko dun sa silya. Idadab mo yan! Sabi ko, akala mo magaling ka! Hindi ka magaling! And then she started crying. Take tayo! Tapos, ay, pag take one. Nag-sync lahat. Ang galing! Tapos afternoon, in-embrace ko siya. Tapos sabi ko, anak, halika mag-preview tayo. Tapos yung pre-review namin, galing na galing din siya sa sarili niya. And then after that, she thanked me. Anong karapatan na sinasabi mo? Ako ang ina ni BJ. Iniluwal mo lang sa Marisa. Iniluwal mo lang siya! Ako! Ako ang bumuhay sa kanya! Pwede ko siyang ipinalaglag, pero hindi ko ginawa. Pinabayaan mo ang sanggol na sinasabi mong anak mo! Para sa pera. Pinagpalit mo siya sa pera! Hindi! Naghirap ako para sa kanya! Nasaan ka? Nasaan ka nung mga oras na umiiyak ang anak mo? Nagahanap ng kalinga ng kanyang ina? Sino gumawa ng lahat na dapat sana ikaw ang gumawa? Ako! Dahil wala ka rito, Marisa. Dahil wala ka. Beautiful stories. That's why during the Manila Film Festival yan eh. Uh-huh. And you know, ito na, best actress. Magkakatabi kami, siya, si Aga. Alam mo, nung hindi natawag yung pangalan niya, talagang na-shock ako. Hindi ako makagalaw, para akong sinuntok. Parang, because I really felt that she so deserved to win. Yun. So, nung nalaman, di ba, that was such a big scandal, tapos right, nabigay rin sa kanya, parang that was my joy and my fulfillment because she really gave her all in that movie.